Hi, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Good morning. This is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. Today is April 22, 2022. Time check 800 hours. So, ang ating topic ngayon ay yung 9 steps on a proper way of spraying on your crops. Ito yung mga dapat na ating gawin upang maiwasan natin na tayo ay magkasakit. Unang-una, ang pag-spray ng tama. Number 1 step, ilayo sa lugar na maabot na mga bata ang insecticide. Iwasan na maabot sa mga bata o mapaglaruan. Number 2, huwag itago at itabi sa mga pagkain na panluto o pagkain na mga hayop. Yan ang dapat mong iwasan. Tandaan na huwag talaga itabi doon sa mga pagkain ko, katulad ng mga pangluto o pagkain na mga hayop, upang hindi malason yung hayop o ang tao man sa buong bahay. Yan ang dapat talagang iwasan. I-correct natin ng maigi. Yan ang mga pangalawang tips na ating gawin sa isang insecticide. And number 3, iwasan na malanghap o ma-sprayan ang iyong balat sa chemicals. Yan dapat ang iyong gawin. Sa number 3, talagang iwasan mo. At kung parang hindi ka mapinsala, tumalikod ka sa hangin, huwag kang humarap sa hangin na mag-i-spray ka. Kasi kung nakaharap ka sa hangin na mag-i-spray ka, tiyak na malanghap mo yung mga fumes o yung chemicals ay maaaring mapinsala, lalo na kung mayroon kang open wounds. Pag mag-i-spray ka na, kailangan huwag kang humarap sa hangin. Kung saan yung hangin, tumalikod ka upang hindi mapunta sa iyo ang mga fumes o mga particles ng chemicals na iyong ginagamit. Number 4, magsuot ng mahabang manggas, maglagay ng gloves at mask at t-shirt na mahabang manggas. Yun ang number 4. Sa number 5, huwag kumain at uminom o manigarilyo habang o pagkatapos o gumamit ng pesticide o insecticide. Iwasan talaga na huwag kang manigarilyo o uminom o kumain habang gumagamit sa insecticide. So iwasan lahat-lahat yan. Kung ikaw ay nanigarilyo, huwag ka munang magsigarilyo habang nag-i-spray at kumain. Huwag muna, iwasan mo yan para hindi ka mapinsala. Sa number 6, pagkatapos ng pag-spray, maghugas ka sa iyong katawan o hindi kaya ay maligo ng mabuti upang maiwasan ang pagkalason sa iyong katawan habang ikaw ay nag-spray. Ingatan mo ang iyong katawan dahil yan ang ating puhunan. Number 7 naman, huwag gamitin muli ang mga lalagyan na o kaya empty bottles. Huwag mo siyang gamitin upang i-recycle kasi maaring mayroon niya mga residue. Halimbawa, huwag mo siyang gamitin uli na lagyan mo ng uwil. Sa number 8, huwag basta-basta itapon ang mga empty bottles kung saan-saan, katulad ng mga open canals o ditches o sa ilog. Huwag mo siyang itapon dahil maaring malalason ang mga nakatira dyan sa mga ilog o sa mga ditches, yung mga maliit na isda, o masisira ang ating environment. Ibaon mo siya sa lupa at butasin yung katawan ng isang bottle at pang hindi siya makapinsala. Yun ang dapat mong gawin. Sa number 9, ito yon. Basahin ng mabuti ang label bago gamitin ang pesticide. Huwag agad-agad gamitin. Kasi yung iba naman talaga dito ay masyado kasing maliliit. Kailangan pa ng magnifying glass. Kaya hindi na talaga binabasa ng maigi ng isang farmer o sprayman. Ang kadalasan ditong ginagamit lang na mga pesticide ay pabalik-balik lang, paulit-ulit. Hindi sila nagkuwampa ng iba pang mga pesticide. Paalala, kung sakaling nakainom o makakain ng anumang pesticide o insecticide, tumawag sa iyong local health doctor sa iyong area upang ikaw ay maagapan at masib ang iyong, to prolong your life. Ito lang ang aking mga tips
on how to partake or in a proper way of spraying your any kinds of crops like rice, peanut, mango, corn, or squash, or any kinds of root crops or any kinds of crops that you have planted in your fields. This is your Yuyu Sam. See you on my next vlog, and don't forget to subscribe and like and share it to your friends or pal. See you, and God bless us all, and bye-bye.